Hi guys! May ako. Welcome back to my channel. And for today's video, I'm very excited kasi babalik tayo ng Japan! Diba? Redemption vlog. Kasi nung last natin na Japan, parang I wasn't feeling well. And hindi ako like giving it all. Hindi ako 100% ano, vibing. But now, I feel like I'm really, really okay. And I hope na ma-enjoy natin yung Japan this time. Pero sa Tokyo naman tayo. Diba last time Osaka, Kyoto, Nara, Nagoya. But this time, sa Tokyo naman tayo. Okay? So let me just do a quick fit check. Mga recycled lang naman yung damit ko ngayon. But I'm wearing all black. Kita nyo ba ako? Yay! So ano to? Korean inspired. Kasi diba nung nagpunta tayo sa Korea, like, lahat ng tao naka all black. Korean inspired? Korean inspired? Korea inspired? Korea inspired? Korean inspired. Korean yata, no? Mamili na lang kayo, pinag-isip niyo pa ako. Yeah, Korean inspired. So ito, nabili ko lang naman tong black na jacket ba tawag dito? Sa H&M. And then ito, nabili ko to sa Hanoi na parang six pocket. Ay, six pocket ba to? One, two, hindi pala, four lang pala. Ah, oo, meron. Six pockets. And I like it kasi it's very like straighty. Straighty. Parang pang straight lang. Tapos, pwede mo siyang gawing shorts kasi tadaan, merong zipper dito, pak. Pwede na siyang shorts, di ba? Para konti lang yung dala mong damit. Pwede ka mag-shorts minsan, pwede ka ring mag tawag ito, naka-pants. Tapos, requirements for today. Ang sobrang amazing ngayon, guys. Ang haba ng pila sa Cebu Pacific, yung sa check-in. Pero sa immigration, walang kapila-pila. May nakuha akong konting video. Super wala talagang pila ngayon. Kasi first time ko mag-flight ng ganitong oras, parang 12 p.m. 12 noon ngayon. Ang flight ko kasi 1:45. So walang kapila-pila sa immigration. I love it. Tapos yung immigration officer, isa lang yung tanong niya, kailan ka babalik ng Pilipinas? Ganun. Feeling ko naman mas lenient na sila ngayon. Pero again, case to case basis ko. Kapag first time mo mag-travel, usually marami silang tanong yata, or kung hindi ka frequent. Kasi may nakilala ko sa Hanoi, first time niya daw mag-out of the country, hiningan pa siya ng mga bank statements, hiningan siya ng tawag dito. Kasi mas marami daw hiningi sa kanya than the usual requirements. Tapos, ang tinanong, 23K lang daw yung laman ng ano niya, banko. Tapos sabi niya, what if, tinanong daw siya ng officer na, what if hindi magkasya yung 23K mo? Tapos sabi niya, mangungutang ako sa kasama ko. Kasi parang tatlo yata sila. So, ayun naman, nakalusot naman siya. So, case-to-case basis talaga siya, guys. Depende kung titignan din kasi nila kung ang intention mo talaga mag-travel or kung kaya mo ba na mag-travel. Fortunately for me, since siguro nakakatulong na marami na rin tatak yung passport ko, wala na talagang tanong. Hindi na rin ako hiningan ng mga hotel booking. As in, yung flight ticket lang, yung passport, tas yung visa. Yun lang yung pinakita ko. So, ang requirements, visa. May vlog ako kung paano ko nakakuha ng 10 years multiple entry visa. Thank you, Japan. 10 years akong 10 years tayo magpapabalik-balik. And then flight ticket. Actually, hindi nga return ticket yung hiningi sa akin, yung isang ticket lang papunta doon. But better if may return ticket kayo, baka hingan kayo. And then passport na dapat valid pa ng 6 months. And then e-travel pero hindi chinek. Tapos may isa pa palang requirement sa Japan, yung parang QR code. Hindi pa ako nakakagawa. Dito na lang ako gagawa sa airport. Kasi dati nung nag-Japan kami ni Leo, hindi rin kami nakagawa. Pag hindi naman kayo nakagawa ng QR code, pwede naman kayo mag-manual na sulat sa mismong Japan. Pero kung may time kayo, better gawa na lang kayo. So baka gawa na lang din ako mamaya habang nag-aantay ng flight. So yun lang yung limang requirements. Pero tatlo lang yung hinanap ng immigration. Yung dalawa, yung e-travel hindi na hinanap, yung isa sa Japan na hanapin, okay? Tapos ngayon is February kasi, February 2024. So I'm assuming medyo winter pa siguro sa Japan. So ang mga dala kong damit is yung medyo makakapal. Yung last natin na Japan, meron pa akong natira na pera nung tayo biyahe. Last year, 5,000 yen. So magkano yung 5,000 yen? Gamitin ko rin yung app na iMoney pa rin. 5,000 yen. Ay, 1,800 lang pala. Kala ko madami pa akong pera. 1,800 pesos yung 5,000 yen. So, yun muna yung gagamitin ko siguro sa transportation papuntang hotel. Tapos, yung pag-exchange ng money, wala kasi akong time ulit kasi
Kakagaling ko lang ng Hanoi, tapos one day lang yung pahinga ko, tapos Japan. Wala kasi akong time na magpa-exchange ulit ng pera. So, mag-withdraw na lang ulit ako sa ATM gamit yung BPI ko or BDO. Which is, I think hindi siya yung pinaka-ideal. Mas okay siguro kung may dala kayong US dollar or something. But, yun na kasi nakasanayan ko, yun yung convenience sa akin. At yun yung nag-work naman sa akin. So, ATM, ATM na lang ako. Nag-withdraw. And then, for the SIM card, yung eSIM ulit gagamitin ko, Airalu. Airalu ulit, guys. Actually, di ba ako nakabili? Mamaya habang nag-antay ako ng boarding, bili ako ng SIM card na good for 7 days. 1 week lang naman tayo sa Tokyo. And then for the budget, really depende sa airfare na makukuha. Yung sa akin kasi guys, yung flight ko is sale ko siya nakuha, so 6,000 lang talaga yung balikan ko. Tapos nag-add ako ng baggage, 20 kilos ng balikan, then mga 2,000 yata yung baggage. So yung flight ko 8,000 lahat with round trip with 20 kilos na baggage. Tapos syempre travel tax 1,620. Tapos yung hotels ko, magka-capsule hotel lang ako sa buong stay ko. Sa may Shinjuku ako magstay, guys, kasi dun yung para mga vibe and pocket money, since 1 week lang naman ako doon. Tapos nabuko na yung mga hotels, mga tours ko. Tours sa Klook ulit ako nagbook, magma-Mount Fuji tayo and other tours. Feeling ko mga 20 to 30k lang yung iba budget ko for this trip. Ng 8 days or 7 days, ganun, kasi gabi na naman ako dadating mamaya. So I'm not sure kung magde-day 1 pa yon. But yeah, parang ganun lang naman, 1 week lang naman tong trip natin. So I think 20 to 30k is my budget for this trip. Dadalhin kong pocket money. And then yeah, that's it. I'll see you in Tokyo. Hey guys, yan, dumating na tayo dito sa Narita Airport. Ang flight, ang biyahe mga 4.5 hours. And malamig ang panahon. Parang 10 degrees Celsius. So, hindi na naman siya like super. Parang last week yata nag-snow dito sa Tokyo. And parang ano lang daw yun, hindi siya, rare lang siya na nangyayari. So, once in a blue moon daw nag-snow last week. Pero ngayon hindi na siya like super lamig yata. Para malamig pa rin, para hindi lang kagaya last week. Parang ngayon ang weather is 10 degrees. And then meron pa naman akong pera dito na 5,000. Or pero mag-withdraw na rin din siguro tayo, guys. Mag-withdraw na rin din tayo. And then yung SIM card meron ako, Airalu. And then for airport transfer, nag-book na rin ako sa Klook nung parang train. Pero hanggang 9 p.m. lang yun, guys. Natatakot nga ako kasi na-delay kami ng 1 hour. 8 na ba ngayon? Or 8 something na. Aabot pa naman siguro tayo sa train. Ayan, 8:15. Oh my gosh, bilisan ko na, baka hindi ako out sa train. So yun guys, may mga nakasulat naman dito. Sundan na lang natin. Ayan, arrivals. Ay, domestic? Or pati international na. Pero domestic na may nakasulat. Pero ito na may mga kasama ko sa flight. So kapag maligaw kami, sama-sama kaming maliligaw. Sorry. Ayan na guys, dumating na tayo sa Narita Airport dito sa Tokyo. Hello, Japan! Ang layo ng pinagbabaan namin. Eh, lakarin natin yung buong yan. Okay. Tapos, ang Japan pala is 1 hour ahead sa Philippines. So, dito alas 8 na sa Philippines, alas 7 pa lang. Kaya, akala ko, sabi ko parang 5 oras yung biyahe. Kasi 2 p.m. kami nag-fly, tapos 8 p.m. na. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parang 6 hours pala. 6 hours yung biyahe. Kaso nag-adjust pala yung oras, guys. So, pero parang mga almost 5 hours din yung biyahe. Sabi nung nag-announce yung captain, 4 hours lang daw. Pero parang 5 hours. Or siguro 4 and a half. Depende siguro sa weather conditions, mga ganun. And then, 8:15 p.m. na. Yung nabook ko kasi na train transfer sa Klook. Yung from airport hanggang city. Hanggang 9 p.m. lang kasi yun. So, doon ako nag-worry na kailangan mabot na tayo sa 9 p.m. kasi medyo malayo yung airport ng Tokyo.
So dapat na umabot tayo dun sa train, kasi kung magta-taxi tayo, mamumulubi tayo. Kung magbabas naman, hindi ko na-research. So ang pag-asa ko lang talaga yung train. So yun guys, ang hotel ko pala is nasa Shinjuku area. I suggest kung magto-Tokyo kayo guys, maghanap kayo ng accommodation na malapit sa JR Yamanote Line. Yung Shinjuku, meron siyang station sa JR Yamanote, kasi marami kasing train station dito sa Japan. Tapos may yung JR Yamanote Line, bilog siya na line, ganun. Na nakoconnect siya sa lahat ng different train stations. Maganda kung nandun ka sa bilog, kasi makakalipat ka agad ng ibang stations. May mga, sa JR Yamanote Line, merong Tokyo Station, Shibuya, Shinjuku, yung sa akin, merong Ueno. Lalagay ko na lang dito, yan, yung itsura niya. Ayan, better kung malapit sa JR Yamanote Line. So from airport, sasakay ako ng train, papuntang Ueno yata. Tapos from Ueno, yung JR Yamanote, pupunta ako ng Shinjuku. Ay, wait lang guys, immigration na ha. Tapos nag-fill out na pala ako ng QR code. Kung wala kayong QR code, pwede naman kayo dito na. Pero pwedeng in advance na sa Visit Japan web. Lalagay ko na lang yung website sa description box, okay? Tara na. May QR na ako. Tapos isang QR na lang pala sa custom declaration tsaka yung arrival. So nabasa ko kasi dalawang QR code siya before. Pero ngayon isang QR code na lang starting January 2024. Okay, tara. Hello, wala ko. Kuya, record back or kinid ko na. Sana may QR code, wala. Pero may QR code na ako. Okay na. Hello guys, 5 minutes na lang magna 9 na. Ay, magtama ba? Magna 9 na. Hindi ko pa nahanap yung ano kasi kakatapos ko lang sa immigration. Hello, sasarahan tayo ng train. Ayun, may train. Dito kaya? Ala, dapat nagtanong na ako, nanguhula pa ako. Pag hindi naman tayo makasakay, may mga bus naman. Pero ito yata, oh, ayan oh. Pagkalabas nyo lang ng arrival, andyan na siya. Ay, ayun, information, magtanong na nga ako. Wala na tayong time para malost. May mga SIM card din dito guys, pero may eSIM na ako. Ay, may ATM din, mag-withdraw ba muna tayo? Kaso ang haba ng pila sa ano, information. Oh gosh. I think mag-rest na ako dito sa train, ayun oh. Pasok na ba tayo pag tayo naligaw na naman? 5 minutes. Hala, wala nang 5 minutes. Ah, 4 minutes na lang. 4 minutes na lang. Feeling ko di ako aabot. Sayang yung ticket natin sa clock, guys. Sige, try ko muna. Baka naman hindi 9 PM nagsasara. Baka guni-guni ko lang yung nabasa kong 9 PM. Tapos ito na yung train station. Yun, may mga ATM naman dyan. Ito yung train. Wait lang, pwedeng bilisan natin ng konti. Yun lang. Ala. Ayun na yung oras, guys. So, 8:57 na. Kita nyo, 3 minutes na lang. 3 minutes na lang, guys. Huwag niyo akong sarahan. Nasaan yung train? Ala, ayun, guys. Ayun yung train ko. Ala, feeling ko din ako aabot. Feeling ko din ako aabot. Ayun, ayun yung... Ay, sorry. I already have ticket. I'm... Yeah, you can redeem over there. Okay, yeah. Thank you so much. Ito guys, ayan yung train daw. Ito yung ticket ko, Skyliner. So, i-redeem ko daw dyan. Hala, abot ko ba ako? Ayan, 21. Ay, nasa yung pila. Hala, nasaran niya yata ako. Ay, ito. Exit to eh. Hala, sinaran ba nila? Ay, yun pala yung entrance. Ano ba yan? Huwag nyo akong sarahan. Please lang. Utang na loob. Huwag nyo akong sarahan. Ay, hindi naman. Owen. Hindi guys, hindi 9 PM. Nagparatel ako. Merong nakasulat na 22. So, ang 22 is 10. Papuntang Ueno. So I think hindi naman 9 PM guys. Eme lang 9 PM. What time is the last train? Not the last. Yeah. Last train 11:03. Okay. But what time is it?
Ah, yeah, maybe, yeah. 1933, okay? Yeah, 1933. Okay, magpanic. Nagpanic ako sa, may nakasulat kasi dun sa voucher. 9 talaga, sabi talaga dun 21. Di ba yung 21 is 9? Tinanong ko kay kuya, 11:03 daw yung last na train. Pero yung sasakyan ko is 9:33. Parang iniisip ko mag-withdraw muna tayo kasi meron pa naman akong 32 minutes bago yung train. May nakita ko mga ATM dito, mag-withdraw lang ako. Although meron na tayong 5,000 yen, mga 1.8 pesos. Pero mag-withdraw na lang din tayo para sure. Tapos may Family Mart dyan. Baka bumili na rin tayo ng pagkain dyan sa Family Mart, guys, kasi malayo yata tong ano eh. Nung nababasa ko, kasi I'm not sure kung tama pagkakabasa ko, 60 kilometers itong from airport to my ano hotel. So medyo malayo-layo to. Baka sa train na tayo kakain. Hindi ako kakain na naglalakad, guys, ha. Huwag kayong mag-alala. I learned from your comments. Charing lang. Ano naman yun? Constructive criticism naman, di ba? Constructive criticism naman yun. Yung iba lang talaga, hindi constructive. Criticism lang, hindi constructive. Charot. Nasaan na yung ano? ATM muna. Withdraw muna tayo. Ayan, yung itsura. Diyan ako nag-redeem sa Skyliner, okay? Tapos ang train daw is dito. Ayan o. Papasok kayo dyan. Dyan yung train. JR. Ito naman, JR line. Pero, mag-withdraw ba muna tayo? Or sa city na tayo mag-withdraw? May 5,000 pa kasi ako. Pinag-iibang ko talaga yung 5,000 ko. Kasi parang malaki yun pag ibibili ko dito sa Family Mart. Sasabihan ako, what do you think of us? Bangko? Ay, ang liit. Ang liit lang pala. Kala ko parang malaking Family Mart. Ayun lang siya, oh. Guys, withdraw muna tayo. Dito na yung siguro yung 7-Eleven Bank. May nakasulat naman na international cards. Ayan. Dito lang siya bago pumasok dun sa train. Ayan. Lumabas lang ako para mag-withdraw. If you have any questions. Okay, paano ako magsisimula? Step 1, card. Oh gosh. Ay, gusto kayo may sound. English. Reading your IC card. Withdrawal. Hala, wait lang. Dapat chinek ko muna yung balance ng pera ko. Wait nga, check. Guys, pwede ba ako mag-check lang ng ano? Check ko lang yung balance ko para alam ko. Check ko muna yung balance ko sa bangko para alam ko kung magkano yung nababawas. Ayan doon sabi niya. Kita niya. Please check your transaction details below. Withdrawal amount 10, tax included. Okay. Wait lang. Available in English, okay. 7 will charge the following time fee in addition to the... Ah, okay. 110 daw yung jeep. Magkano yan? Mga 50? Ganun. Sige na nga, kinonfirm ko na. Savings. Wait lang, mag-fill lang ako. Ang taray ng pin code nila, T. Parang piano. Hala. Wait lang, limit 100 JPY. Pero yung, pwede kaya ako mag-ganito? Masyadong mahal to. Ito, 30 kaya 30. Magkano ba yung 30 JPY? Kasi baka hindi gumana pag 100 kasi yung limit sa atin, di ba ano lang? Ang ATM fee is 220. Bibili ka kung JPY ba or USD? 210 USD? Magkano yung 210? Sko. Ang tagal ng process ng pag-withdraw natin, ha? Nakakureputat ka. Ah, 11. Ang liit ng winidraw ko. Wait nga. Dapat pala 50 yung winidraw ko. Sige na nga. Tumatagal ako. Dapat pala 50, no? 50. Ayan guys, nakapag-withdraw tayo 30,000 yen. Tatlo lang? Ang lalaki naman. Like to serve you again.
Tatlong pera lang, guys. 10,000 each, oh. Tatlong bills lang. Parang namali ako dun. Wait lang, guys. Parang namali ako dun sa pag-convert ko. 30,000 yen. 11,000 lang. Ah, tama kasi may limit naman, no? Ay, di ba usually 10k per withdrawal lang sa Pilipinas? Nag-withdraw ko ng 30k yen, 11,000 yun. Naka-withdraw naman ako. Dapat pala nag 50,000 na lang ako. Para isa kang withdraw na lang, di ba? Hayaan mo na, at least may pera tayo. Ang importante, may pera tayo. Check ko kung magkano yung nabawas sa banko ko. Okay, 12,278 yung nabawas. Pero dapat, walang mahal, 11,230. Yes, 11,230. Okay, 1,000 guys. Ang mahal. Ang mahal nung ano, charge. Ganun nga, parang 1,000 pesos yung charge na na-compute ko. Wait lang, nakakaabala pala tayo. So parang hindi talaga siya ideal. If meron kayong USD, baka mas better yung palitan doon. Or, dapat na, i-withdraw niya lang 50k. Baka pwede namang 50k. Para isahang withdraw na lang, 1,000 withdrawal na lang for, kasi yung budget ko 20k lang eh. For this trip, 20k lang yung babudget ko sana. Eh ngayon, kulang pa to kasi 11k lang, tapos mag-withdraw pa tayo next time. Wala, mato 2,000 na tayo. 2,000 yung charge. Itatry ko mag-credit card, na lang. Kasi guys, napapansin ko sa ibang bansa, kapag nagsushopping ako or kumakain ako, credit card lang ginagamit ko. Parang wala namang masyadong charge. Pag tinitignan ko yung statement ko, diba yung lines, for example, yung isang dinner ko, 200 pesos. Sabi ko, oh, parang mga 200 naman talaga yung kinain ko. So parang feeling ko, I'm not really sure, pero ito try ko kung magka-card ako or mag-withdraw pa tayo doon. But anyway, we already have the money and punta na tayo doon sa train. Baka malate pa tayo. Tara. Hindi ko alam kung yung last ko na Japan, masama lang talaga yung pakiramdam ko, kaya hindi ko napapansin. Pero ngayon, ang dami palang cute na Japanese, no? Marami ako nakikitang cute. Or dati hindi ko na napapansin kasi masyado masama yung pakiramdam. Ngayon kasi umoko yung pakiramdam ko, parang yung mata ko, 360 view. Sorry, 360 view nakikita. Ay, ito yung pinasalubong ko last time sa Japan. Masarap to guys, itong biscuit na chocolate. Saka itong matcha. Bibili lang ako ng food sa ano. Ayan guys, nakabili na tayo ng pagkain sa Family Mart. Bumili na ako ng onigiri tsaka Pocari Sweat. Pocari Sweat kasi parang kailangan ko ng ano, energy. Tapos pasok na tayo sa train. Ito yung train ticket ko guys, na nabook ko siya sa Klook. Ito nakasulat naman dito yung time, ayan o, 9:33. Tapos pag nagtitrain pala kami sa ibang bansa, may mga car number pa yan ha, hindi lang kayo basta-basta sasakay. Check nyo yung number ng train. Ayan, 07. Tapos ito yung seat ko, 13D. Ito yung date. The rest of it, hindi ko na maintindihan. Hala. Ganun. Paano kaya ito mag-work? Hala, wait lang. Nalilost ako. Pinipindot lang nila eh. Charing. Hello, dito ba? Ayun, ayun. Hala, tama kaya yun? Sasakay na tayo dito sa Skyliner. Skyliner. Hala. Saan yan? Meron din kasi dito. Pero dito na lang siguro tayo. Wait lang, check ko lang yung oras. Baka sa kakahula ko, hindi ako umabot. Ayan. Delay yung oras ko ng 1 hour. Pero dapat 9:13 na yan. Ayan yata, Casey Mainline. Ang arte ng case. Ala! Pero ala, tama ba? Or paalis yan sila? Uy, hindi kasi kakaganito ko lang. Tapos lalabas ulit tayo. Parang mali yun. Hindi yun tama. Uy, guys, lumabas. Nag-enter sila doon. Tapos lumabas din sila dito. Tama ba yun? Parang hindi yun tama.
Ayun yata Skyliner. Ayun yata. Nipuri, Ueno. Yeah, I think ayan. Narita. Ayan. Nalulos din sila. Magtatanong sila. Antayin natin yung sagot sa kanila. Kasi pare-parehas kami nalulos. Itong pamilyang ito, I belong to them. Charot. Pero ang hula ko, sasakay ako dito sa escalator elevator na to. Kasi ayun no, pupunta tayo dun sa Nipuri, sa Ueno. Tapos Ueno, yun yung JR Yamanote Line. Yung bilog, dun na tayo. Pupunta sa may ano. Inaantay ko na lang yung family, ayun. Kasi nalulost din sila eh. Kung anong sagot sa kanila nung ano, guard, follow ko na lang sila. Makifamily na lang ako sa kanila. Ayun guys, yung pamilya to, sila yung nakausap ng guard. Sundan ko na lang sila. Ayan, dito nga pala, yung tinuro ko kanina, hindi pala dapat ako dumiretso. Dapat pababa siya kasi bullet. Bullet train ba to? Okay, sige. Okay. Thank you so much. Alright, thank you so much. Oh, sorry. Nandito na tayo. Pupunta tayo sa Ueno. Tapos from Ueno, mag-JR Yamanote tayo. Ta, papuntang Shinjuku. Ayan yung sinasabi ko mga number, yung 1. Tignan nyo dito yung number nyo, number 7 ako, diba? Oh. So, hahanapin ko pa yung platform number 7. Minsan sa kakahanap natin, baka jowa yung mahanap nila. Baka jowa yung mahanap natin. Charot. Platform 7. Ay. Parang mali. Parang mali. Hindi pala yun. Ayan na. 5-8. Platform number 7. Ano pala to guys? Ang tawag dito? Bullet train pala to. Bullet train. Guys, pwede kumain ah. May mga nakikita akong kumakain. Guys, sa car number 7 na tayo. Tapos yung luggage natin. Kaso puno. Ito natin lalagay. Hanap tayo dun sa ano. Parang wala. Parang space. Pag wala dun na lang sa... sa ating kasi yan yung mga seat number guys, yung 7, 8, 9, 10. Ako ay nasa saan ako guys, walaan nyo, 13D. Ang D is window. Ayan, tapos dito ko na lang ilalagay actually kasi pwede naman yun. Ayan, pwede sana yung luggage doon sa likod kaso walang space, maraming nakaan. Ito na lang. At least may lagayan ako ng ito, gagawin kong mesa yung bag ko kasi meron akong mga onigiri, ganun, meron akong Pocari Sweat. Mag-dinner tayo dito guys. At pwedeng kumain ha. Pwedeng kumain kapag bullet train. Pansin ko sa mga kahit sa Taiwan, saan pa ba? Basta bullet train kasi usually ba bullet train matagal yung biyahe. Pwedeng kumain. Pero kapag train na parang MRT, usually, hindi. Pero may mga bansa na pwede. Pero pag bullet train, lagi. Ah, shucks. Aga, mahirap pala kapag may bag. Kasi hindi mo siya mafufuli, ano. Ganun kasi yan eh, no? Magdasal na lang tayo na walang, kasi wala pa nakaupo sa tabi ko. Pocari Sweat para may energy. Meron akong binili na parang onigiri na hindi onigiri. Ay, onigiri pero ibang shape and size. Tsaka ito kasi na bumili ako sa Vietnam ng ganito. Lasang adobo. Tapos ang sarap. So, try natin sa Japan. Baka masarap din yung ganito nila. Parang may itlog.
guys. Kain na tayo, guys. Excited na ako kumain kasi ang tagal ng biyahe, di ba? Parang mga almost 5 hours na yung biyahe. Tapos, wala namang meal yung ticket ko. So, nagugutom ako kanina pa. Ayan. Guys, bumaba na lang ako sa Nippori Station. Parang yung next station pa yung Ueno, pero lahat kasi sila nagsibabaan na sa Nippori. So bumaba na din ako. Tapos chinek ko yung JR Yamanote line, yung sinasabi kong bilog na line. Meron namang Nippori Station. Tapos mas malapit ako doon. Yung Shinjuku mas malapit sa Nippori. So bumaba na rin ako sa Nippori. Akala ko Ueno ako bababa. Pero apparently, Nippori bumababa yung karamihan. So, bumaba na rin ako. Ito sila. Mag-exit lang siguro tayo dito. Tapos, ayun, may JR ticket dito. Mag-JR Yamanote kasi tayo. Magte-transfer. Ay! Hindi na yata ako mag-exit, no? Magte-transfer na lang ako ng train. Tama ba? Ayoko, tama. Tama ba ako? Ito yung JR line, guys. Yung green, nakikita nyo ba yung green na yan? Ayan, itong green, di ba, pabilog. Ayan yung sinasabi kong JR Yamanote. Maganda kung dyan kayo mag-hotel. Tignan nyo yun, Tokyo. Kita ba? Maliit to eh, Tokyo. Ueno. Di ba, nasa green sila lahat. Nasa yung Shinjuku. Nandito ako sa Nippori, ayan yung red. Tapos pupunta tayo sa Shinjuku. Harajuku ito, oh. Ayun, Shinjuku. Nakita ko na. Ayan o. Di ba nandun yung Nippori? Gaganan tayo papuntang Shinjuku. Tapos, meron pa kasi akong iCoke card. Yung card ko sa Osaka. Pwede kasi yun dito. Although sa Tokyo yata may masikat yung Suica. Suica card. Parang, ito siya. Para siyang train, ano. Train card. I'm not sure kung alam ko may laman pa to kasi hindi ko to naubos last time eh. Pero I'm not sure kung paano ko mag-check yung balance or magpa-load na lang ba ako? Sige, magpa-load na lang ako ng 100. Ay, 1,000 ba? May 1,000 yata ako. Oh, 1,000. Magpa-load ako ng 1,000. Dito sa ating iCoke card. Pwede kaya yun? Hindi ako sure. Or bilhin na lang ako ng card dyan. Excuse me. Where can I use this here? Where are you going now? To Shinjuku. Do you have a Skyliner ticket? Sorry? Do you have a Skyliner ticket? Yeah, yeah. Insert ticket first, also tap your IC. Gate machine. Two? Yeah, insert and tap. Okay, thank you. There is a balance. There's balance on the card. There's money in the card. Yeah, putting money. Where can I put money? Vending machine. Vending here? Okay. Thank you. Di ko sure kung naiintindihan ko ng tao. Parang dito ko na naramdaman yung lamig after ng airport. Pagkalabas mo ng airport, tas yung sa train, malamig pala. Pag nasa airport ka, hindi mo pa masyadong ramdam yung lamig. Ano ba ang weather ngayon? Check natin. Ayon kay Apple, ayan, yung gitna, 8 degrees, kaya pala malamig. And guys, magta-top up ako, deposit. Ha? Huh? Ilalagay ko yung card ko dito. Okay. Please touch the button of your choice. Ah, okay yan, 1,000 yen. Insert cash. Insert cash, mag-insert tayo ng 1,000 dito. Tama ba? Ang lapad ng 1,000. Ay, zero balance na ako. Ayan guys, 1,000 yen. Okay na yun. Please make sure that you don't leave anything behind. Okay, thank you.
How to pass through the ticket gate. Ayan, no? How to pass through the ticket gate. Ayan pala, oh. Put the liner ticket. Ay, nagbabasa, diba? Ito naman talaga. Alam ko magaganda kayo, pero wait lang. Nagbabasa ako. Ibalik nyo. Ay, ayaw niya bumalik. Di pala touchscreen. Ordinary train. Ayun na, JR Yamanote Lane. JR Lane is nasa... I'm so lost na. Insert ticket. Insert ko to. Ah, baka mali ako. Okay na ako? Lalabas na ako? Ay, shit! What happened? What happened? Am I wrong? Nagulat ako. Bigla siyang sumara, guys. Parang mali yung ginawa ko. Isa lang yung insert ko. Bigla niya akong sinarhan. Buti hindi masakit yung pagkasara. Parang ano lang, foam. Pero nagulat ako. Hala! Okay, okay. ang OI ko maghala. Pinagtitingin na talaga. Parang cute to. Kaya sama ka naman dito sa biyahe. Ayan o, Yamanote Line. Yung JY. Ah, marami palang JR Lines. Gets? Yun yung JR Line, merong Yamanote, may Keihin, Tohoku, may Joban. Doon tayo sa JY. Ang sabi ng ano, dito daw. Ay, uwi no, for Tokyo. Ha? Huh? Tokyo. I'm so lost. Wait lang. Hindi pa to day 1, guys. Ha? Day 0 lang to kasi gabi na eh. Alas 10 na. Ayun. May nakasulat dito. For Tabata, Ikebukuro, Shinjuku, tsaka Shibuya. 11 daw JY. Tama? Tama or tama? Ayan, 11! I'm so proud of myself. Achievement. Ay, parang gusto kong sumama. Ay, ba't mo naman ako iniwan? Walang ganon. Bakit naman umalis agad? Umalis agad siya. Wala siyang tinatawag na patience. Charit, hindi niya ako inantay. Dito kasi sa Japan, kung anong oras, ganun talaga sila umaalis, no? Kahit umano ka, parang pwedeng antay-antay din naman ng konti kasi nagkaka-delay. Wait lang, guys. Mag-google na ako. Pero alam ko, tama ako. Nandito na ako sa platform. Ang tanong, anong oras yung susunod na train? It's already 10:26. Grabe, ang tagal lang. Ano kong? Ang tagal lang mo. Medyo malayo din pala yung bullet train. Siguro mga 35 minutes din yung biyahe. Ang pupuntahan ko is yung capsule ko sa Shinjuku Kuyakushome Capsule Hotel. Last gagamitin natin si Google. Pakita ko na nga lang sa inyo para... Ang layo? Ang layo pala? Pag magti-train ako, ayun o, 1 hour? Ano to? Walk? Ano yan? A taxi? Kasi tao, no? Tao yung nakasal. Pag taxi, 28 minutes. Pero wala tayong pera. Nandito tayo sa pagkotse, 38 minutes. Pero nandito ulit tayo sa pang budget travel, 1 hour, 16 minutes. Okay? Magti-train lang tayo. Your location. Hindi. Ala, parang mali ito. Ah, ito. Shinjuku Line. Uy. Parang mali. Charot.